Pasko kasi holiday season, marami mag-iinuman. Yung ano, ano pong paalala ng PGVs? Siyempre po, tayo po ay nag-celebrate ng Kapaskuhan. Minsan po, ang alcohol ay isa sa paraan para tayo ay mag-sama-sama na mag-celebrate. So, lalo na po sa mga winter na lambanog, siguro po ang aming payo ay siguraduhin na yung lambanog na iinom ninyo ay yung registrado, alam nyo kung paano ginawa. Kasi po, kung yun ay nabili nyo sa isang lugar na hindi naman pala nakaregister yung lambanog na yun, hindi natin alam kung ano ang content ng alcohol na yun. Yung specifically, yung methanol content na yun po ay nakakamatay. Okay, sir. Maraming salamat po. So for those who are just joining us, that was it. Monitor yung kanilang dugo, kumukuha na sila ng sample ng dugo, tapos sinitignan din kung ano yung mga vital signs, pumapangit ba. So may mga pasyente na akala mo ay stable na, pero pag hinintay mo yung ilang ano, ay nagkakaroon ng symptoms. Kaya minsan nalilipat yung mga akala namin ay green lamp, pwede mapunta sa yellow, at yung yellow pwede mapunta sa red. So at least 72 hours of monitoring. Kaya nilipat namin yung iba sa hospital na Rizal, medical center, saka disarap nyo kasi hindi namin kaya na i-monitor yung mga pag-inom. Ibig sabihin, sir, within 72 hours, expected na ganyan pa rin yung naka-admit na kasi? Yeah, oo. Oh, parang sa 72 hours, medyo ganyan dahil binabantayan nyo. Dok, natuloy ba yung mga pasyente kung kailan sila kuminom ng lampan? Ang kwento lang ay Biyernes at Sabado uminom ng lampan. Iba-iba siguro ang oras. Hindi rin kami masyadong alam kung eksakto. Pero nag-umpisa yung pag-iinom Biyernes, kaya may mga ilang pasyente na fortunately ay ibang araw namatay na. Yun yung mga uminom ng Biyernes. Yung iba naman nakikita natin ngayon, yung Sabado sila uminom. Masasabi niyo po ba, sir, na alarming yung numbers na meron tayo ngayon? Oo, kasi siyempre, napakadami, no? Nakakagulat. Parang hindi naman talaga natin nababalik.